At isa na namang sports bike, mga boss amo, pag-uusapan natin ngayon. Ito ay walang iba kundi ang TVS Apache RR 310 2020. Kaya stay tuned lang. Yo, what's up mga moms, mga pops? Kamusta po kayong lahat? Na-miss ko kayo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, pati na rin po ang inyong buong pamilya. And welcome po sa ating channel. At nandito na naman po tayo sa panibago nating video. Sa lahat po ng bago lang sa channel na to, ini-invite ko po kayo na i-click ang subscribe button, like or comment sa ating mga videos at pakidamay na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At ngayon nga mga boss amo, it's shoutout time! Siyempre, unahin na natin dyan mga boss, si Roger Bacoro. Maraming salamat sa iyo boss amo sa panonood at sa iyong suporta. Nandyan din siyempre si Yashu TV. Shoutout sa iyo boss amo and maraming salamat din po. At siyempre hindi magpapahuli si Maureen Sabate na lagi nakasuporta sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi naman magpapahuli si Jetron Macam. Maraming salamat sa iyo sa iyong suporta at patuloy na panonood. Shoutout din kay Jim Noel Canserens and siyempre kay Ruel Telebrico. Maraming salamat sa inyong mga boss amo. Nandyan din si Mikey Roncesvalles. Maraming salamat po sa patuloy mong panonood at sa nag-request po ng video natin na walang iba kundi si Odell Bracamonte. Thank you po. At ito na po ang inyong request. Ang TVS nga mga boss amo ay nagsimula pa noong 1982. So hindi na siya bago sa larangan ng mga motorsiklo. Isa rin to sa pinakamalaking manufacturing motorcycle sa India. At lumabas nga ito mga boss amo ngayon 2020, ang bagong labas nila na sports bike na Apache RR 310. At pag-usapan na nga natin mga boss amo kung gaano ba kalupit talaga ang motorsiklo na to. Umpisa natin sa kanyang makina mga boss amo. Meron tong 312cc mga boss amo, single cylinder, liquid cooled na merong 4-stroke at 4-valve. May bore by stroke naman siya na 80mm by 62mm at compression ratio na 10.9 to 1. At meron din siyang 6-speed manual transmission. At dumako naman tayo mga boss amo sa kanyang power at torque. Well mga boss, ang motorsiklo na to ay kaya mag-produce ng 25 horsepower at 9,700 RPM sa dalawang riding modes yan, sa urban and rain. At pagdating naman sa sports and track ay kaya niya mag-produce ng maximum of 34 horsepower at 9,700 RPM. At pagdating naman sa max torque mga boss amo ay kaya niya mag-produce ng maximum 25 Nm at 7,700 RPM sa urban and rain mode yan. At samantala sa sports and track ay 27.3 Nm naman. Yang mga modes na yun, mga boss amo, explain ko yan maya-maya lang. At dahil nga sa lakas ng makina niyan at sa lakas ng torque mga boss amo ay kaya niyang mag 0 to 60 sa loob lamang ng 2.93 seconds at 0 to 100 sa loob ng 7.17 seconds. Grabe, malakas talaga. At top speed naman mga boss amo na 120 km per hour sa urban and rain mode yan. Samantala sa sports and track naman ay kaya niyang mag max speed na 160 km per hour. Ibang klase talaga at matindi ang makina nito mga boss amo. Tandaan lang natin lagi mga boss amo, ang pag-measure ng top speed dapat ginagawa sa tamang lugar at hindi sa public roads. At syempre marami tayong dapat i-consider sa top speed. Unang-una na dyan yung bigat ng driver, ang tire pressure, pati wind at marami pang iba mga boss amo. At laging mag-iingat at syempre suotin nyo lagi mga protective gear nyo like helmet, gears, boot at kung ano-ano pa. Prevention is better than cure. Hindi po natin alam mga boss amo kung kailan mangyayari ang aksidente. Kaya't laging mag-iingat. At mga boss amo, pag-usapan naman natin ang napakagandang suspension ng motorsiklo na to. Well mga boss, gumagamit lang naman to ng frame na trellis frame split chassis na kung saan mas maganda yung distribute ng weight. So ang resulta ay mas magandang balance ng ating pagmamaneho. Ang harap nito mga boss ay gumagamit ng inverted telescopic fork. At pagdating naman sa likod is 2-arm aluminum die-cast swing arm na mayroong monotube floating gas assisted shock absorber. At syempre siguradong napakaganda ng laro ng suspension ng motorsiklo na to. At syempre dumedepende din mga boss amo dahil na rin sa kanyang apat na iba-ibang riding modes.
At siguradong hindi ka rin mag-aalala mga boss amo sa ilaw nito dahil ang headlight, taillight at maging ang signal light nito mga boss amo ay gumagamit na ng LED na kung saan ay mas maliwanag at kitang-kita mo ang inyong mga daraanan. At siguradong safe at long lasting na siguradong maaasahan sa oras na pangangailangan. At dahil nga LED is kitang-kita ito mga boss amo mapaaraw man o gabi. At mapunta nga tayo mga boss amo sa pinagmamalaki ng Apache RR310, walang iba kundi ang kanyang napakaganda at futuristic na control panel. Ito ay napakaganda at talagang advanced technology. Meron siyang multi-information race computer na pwede mong i-connect sa iyong mobile. At dahil nga sa LCD na siya mga boss amo, meron siyang 5-inch TFT screen connected cluster na merong 4 different riding modes. Ito nga yung sinasabi ko kanina mga boss amo. Meron siyang urban mode or pang city driving, rain mode, at nandyan din ang sports mode at track mode kung kailangan mo talaga ng malakas at mabilis na makina. So mga boss, yung mga modes na yan ay magdedepende yan sa inyo kung alin ang gusto nyong gamitin. At kung aling modes man ang mapipili yung mga boss amo, dumedepende din dyan ang ilalabas niyang horsepower at maximum torque. Napakalupit talaga ng makabagong teknolohiya na nilagay sa motorsiklo na to mga boss amo. At hindi lang yan, meron din tong day mode at night mode mga boss amo na kung saan makakatulong to sa atin para mas makita natin ng maayos, no, at lahat ng impormasyon na kailangan natin makita sa ating control panel. Napakalupit ng smart connect ng TVS Apache RR310 mga boss amo. Napakarami pang pwede natin gawin dyan. Hindi ko lang masabi sa inyo lahat dahil mauubos ang oras natin kapag binanggit ko pa lahat yan. Pero nung sinerge ko tong motorsiklo na to mga boss, napawaw na lang talaga ako. Wow! Ganun. At bago tayo magpatuloy sa ating video mga boss amo, make sure lang na ikaw ay nakasubscribe, nakalike o nakakomment sa ating mga video. At notification bell para laging updated. Maraming salamat! At dumako naman tayo sa kanyang brakes and tire mga boss amo. Gumagamit ito ng 110/70x17 sa harap. At sa likod naman ay 150/70x17 sa likod. So napakaganda, makapal ng mga boss amo ang kanyang mga gulong na merong tubeless tires at Michelin Road 5 na siguradong quality tires. At pagdating naman sa mga brake mga boss amo, sa harap ay meron siyang 300mm pedal single disc. At sa likod naman mga boss ay 240mm pedal single disc. At huwag kayong mag-alala mga boss dahil ito ay equipped ng ABS parehas mga boss. So talagang panalong panalo pagdating sa mga brakes and tires. At dumako naman tayo mga boss amo sa kanyang sukat o dimension. Meron siyang length by height by width na 2001mm by 1135mm by 786mm. At meron siyang wheelbase na 1365mm and ground clearance naman mga boss na 180mm. May seat height naman ito na 810mm at may bigat na 174kg at may fuel capacity naman ito na 11 liters. Siguradong hindi ka mabibitin habang ikaw ay nanggigigil. At ayan na mga boss, wala na. Nilatag na talaga ng TVS Apache RR310. Ito naman yung mga special features na meron siya mga boss. Meron siyang smart connect na pwedeng i-connect sa mobile at napakagandang multifunction na control panel. Throttle by wire na rin to mga boss amo na kung saan sensor lang at wala na cable na usual ginagamit. At equipped din to mga boss amo ng slipper clutch at napaka-advanced na aerodynamic design. At katulad nga na sinabi ko kanina, Michelin tires na talagang panalong panalo. At nasa kanya na rin mga boss amo ang power, speed, and agility. At idagdag mo pa yan mga boss amo ang modern sports bike design at napaka-aggressive look nito. At mukhang papalag talaga to mga boss amo sa big 4 brands dito sa ating bansa. Pagdating sa look, sa performance, at pagdating din sa presyo na merong tag price na 240,000 rupees to 279 rupees. Pag kinonvert natin yan mga boss amo ay nasa 159,000 to 185,000. Ang tanong na lang mga boss amo talaga ay kung kailan ito darating dito sa ating bansa. Yan na ang dapat natin abangan mga boss amo. Kaya kung hindi ka pa lang subscribe, mag-subscribe ka na mga boss amo para lagi kang updated sa ating mga videos. At kung nakatulong naman sa itong video na to mga boss amo, huwag kang mahiya at i-like mo ang video na ito mga boss. Para makatulong po tayo sa mga tao na gustong makita o gustong ma-check ang mga specs ng motorsiklo na to mga boss amo. At kung gusto mo rin magpa-shoutout, huwag ka nang mahiya, i-comment mo yan at siguradong babasahin ko din yan. At muli mga boss amo, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng sumusuporta sa channel na to, sa lahat po na nanonood. Maraming salamat po sa inyo. God bless, ride safe. Hanggang sa susunod na video. Bye!